pinalawig pa ng Department of Labor and Employment ang Telecommuting Law o yung batas na pumapayag sa work from home setup. Nakasahan sa Department Order na dapat ay pantay ang mga benepisyo at mga karapatan ng mga naka-work from home at yung mga pumapasok din sa opisina. Para po sa paliwanag, makausap natin ang Director ng Bureau of Working Conditions ng DOLE na si Director Alvin Curada. Magandang umaga po, Director Curada. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Una sa lahat, bakit po napalawig itong Telecommuting Law? Nakikita ba natin yung pangmatagalan pong pagpapatupad po nito sa yung work from home setup, Director? Opo, pinalawig po natin and clarify po natin yung ibang items ng Telecommuting Department Order kasi nakikita po natin na may mga bagong work, emerging workplace arrangement na nangyayari po as we transition po post-pandemic. Mm-hmm. Pero ang epekto ho ba nito sa mga employer, mas may benepisyo po ba o kumpara sa wala? Yung benepisyo po ng either employer o manggagawa po sa isang telecommuting program or telecommuting arrangement ay depende po sa agreement ng employer and employee kung sila po ay mag-engage or will implement telecommuting program. Mm-hmm. Hindi naman naapektuhan yung operasyon nila kahit may mga empleyadong nasa work from home, Director? Dito po sa ating department order, isa po sa dapat i-consider bago po sila mag-enter into a telecommuting program ay yung pong pagiging suitable po ng mga trabaho na ma-deliver through telecommunication or computer mm-hmm. technology. Isa po yan sa tinitingnan at the employer side naman po, at the employer's level naman po tinitingnan kung may capacity po ba sila magtrabaho at a location other than the regular workplace. Kasama po diyan yung internet connectivity, yung suitability po ng kanilang mga residences o co-working spaces. Isa po yan sa dapat ikonsidera ng mga parties po sa telecommuting arrangement. Paano po proseso nito? Sino ho mamimili? Yung employer o yung empleyado kung gusto niya mag-work from home? Opo, dito po sa department order, nirerespeto po dito yung management prerogative as well as yung karapatan po ng manggagawa. Kaya dito po, pwede po mag-propose yung mga employer na mag-engage sila or mag-implement ng telecommuting program. Pero yung ating mga manggagawa naman po, pwede rin po sila mag-propose sa kanilang mga employer Opo. Ng telecommuting arrangement. So both parties po may propose for the implementation of a telecommuting arrangement sa kanilang pong respective workplace. Mm-hmm. At kung may paglabag po ang employer sa mga provision, lalo na yung pagbibigay po ng benepisyo, leave, at iba pa, saan po pwede magsumbong ang mga empleyado? Yung pong ating labor inspection system, meron po tayong mga labor inspector. Sila naman po ay nagmo-monitor ng compliance po ng ating mga establishment sa telecommuting arrangement po natin, including po yung mga monetary benefits sa ating mga manggagawa. Opo. Yung pong may mga reklamo, pwede po silang pumunta sa Department of Labor and Employment or pwede po nilang pag-usapan muna kung meron pong problema sa interpretation, sa implementation ng telecommuting program. Pag-uusapan po nila ito sa grievance machinery sa kanilang mga workplace or magkaroon po sila ng dialogue or consultation. Mm-hmm. Kung hindi po ma-resolve yung kanilang concern or issues, pwede po sila dumulog sa Department of Labor and Employment sa aming pong regional offices, field offices or provincial offices para po magkaroon ng conciliation, mediation po sila. Opo, yung sa time in and time out, kasi di ba sanay sila sa bandi clock, pag work from home po, anong setup po nito, Director Curada? Dito po sa telecommuting program, isa po dapat na nakasama sa isang programa ng mga gusto pong mag-implement nitong telecommuting program. Opo. Ayon pong performance monitoring and evaluation. So klaro po dapat kailan po sila mag-log in, mag-log out. Okay. Klaro din po dapat yung oras ng trabaho po nila. At lahat po dapat ito ay napag-agrihan po ng employer and employees uh-huh. po natin. Okay. Ay, maraming salamat po at sana maging matagumpayan, Director Alvin Curada. Ingat. Salamat po. Thank you. Ano naman kaya ang saloobin ng ilang empleyado kaugnay ng pinalawig na work from home setup? Alamin natin yan sa unang balita ni Darlene Kai. Live, Darlene!
Susan, mahaba na yung pila ng mga pasaherong sasakay ng bus dito sa EDSA Monumento. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit marami pa ring empleyado ang mas gusto yung work from home arrangement. Pinalawig yan sa bagong kautosang inilabas ng DOLE. Sa kalalabas lang na Department Order 237 ng DOLE o Department of Labor and Employment, mas pinalawig ang work from home arrangement para hikayatin ng mga kumpanya na magpatupad ng ganitong setup. Kung ang call center agent na si Harleen ang tatanungin, hindi hamak na mas gusto niyang maibalik sa pag-work from home. Yung advantage po ng work from home is ano eh, talagang yung gigising ka na lang, tsaka yung sa pamasahe, tapos sa... Siyempre po, pagdating sa mga expenses, sobrang laki po talaga ng natitipid niya po talaga. Magastos at mahirap daw talagang mag-commute papunta sa opisina araw-araw. Hindi niya rin daw matutukan ng pag-aalaga sa dalawang maliliit na anak. Sana kung mabigyan ulit ng opportunity kasi work from home din po talaga ako for almost a month. Tapos po binalik lang din po kami sa site for ano po. Compliance din po kasi sa inano po ng government. Pero syempre, kung ano po talaga, syempre sobrang laki ng advantage. Especially, kagaya ko being single mom, syempre para makasama ko rin yung mga anak ko, tapos naasikaso ko rin. Layo ng Department Order 237 na gamitin ang makabagong teknolohiya para magkaroon ng mga alternatibong work setup. Ayon sa mga bagong patakaran, dapat makatanggap ng pareho at pantay na pagtingin ang mga empleyadong nagtatrabaho on-site at mula sa bahay. Dapat daw ay naayon sa minimum labor standards ang pagtatrabaho sa alternative workplace gaya sa bahay. Dapat din pareho ang kanilang karapatan sa rest days, holidays at special non-working days. Pareho o naaayon din dapat ang sahod at workload. Ang trabahong ginawa sa alternative workplace ay dapat pareho lang daw ng trabahong ginagawa on-site o sa opisina. Ikinatutuwa ni Jam ang kautosang ito. Kung siya lang daw kasi ang tatanungin, mas gusto niya talagang mag-work from home. Una po sa lahat yung transportation kasi yun po talaga yung ano eh, bumabawas po talaga sa salary namin. Since yun sa trabaho ko po ngayon, parang wala pong nag-offer na ano. Wala po kaming transportation allowance. Yun po. Kaya yun po yung mas advantage sa amin, yung mas makakatipid po. Sabi ni Brian, sana raw ay may option din silang mag-work from home. Para kasama ko yung family ko. Tsaka maalagaan ko din sila. Kasi mas maraming, pag nasa bahay ka, mas marami kang time para bantayan sila eh. Pero para kay Baby Lynn, okay lang naman daw ang mag-work on-site. Pero kung mahihikayat ang mas maraming kumpanya na pumayag mag-work from home ang kanilang mga empleyado, mas mapapabilis at mapapadali daw ang araw-araw niyang biyahe. Kung tutusin, yan, oonti yung pila, hindi na masyadong hassle lalo pag papasok, saka pagpauwi, lalo pag pauwi kasi ang haba kasi ng pila lalo pag Monday, ganyan. Sabi ng DOLE, resulta ang kautosan na ito ng halos 2 buwang consultation sa iba't ibang sektor. Mga kapuso, katulad po na nakikita nyo, napakahaba na ng pila ng mga pasaherong sasakay ng EDSA carousel dito sa Monumento, Caloocan. Ngayon, originally, yung sakayan talaga ng mga pasahero doon sa gitna ng EDSA. Pero ngayon, sabi ng mga pulis na nagbabantay dito, pinapayagan na nila na mag-break ng pila yung mga bus para magsakay doon sa gitna ng EDSA, pati dito sa outermost lane sa southbound para mas mabilis yung pag-usad ng pila. Yan ang unang balita dito sa EDSA Caloocan. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.